At pinaparami na natin ang ating mga kadiwa. Lumampas na tayo sa 500 kadiwa sa buong Pilipinas. Kaya't marami tayong maganda at nagiging resulta. Makikita ninyo yung halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Yeah, good afternoon, sir. How do we ensure the sustainability of the Kadiwa Center, especially here in Bicol Region? Production. Isa lang ang sagot dyan. Kasi kung hindi kaya ng production, mag-i-import tayo. Eh, sa lahat ng iniiwasan natin yung mag-import. Kaya ang pinapatibay natin, yung production side na yan. Kasi kung marami at may sistema tayong maganda na mapaparating sa palengke, sa market, yung mga bilihin, ay makokontrol natin ang presyo para ano. Pero basta tumaas ang production, tumaas ang ating production, bababa ang production cost, bababa ang presyo ng bilihin. Pag may mga ganitong projects, mas makakaganda pa po kasi yun nga sinabi ko na marami pang matutulungan na ma-access yung mga products na sa mababang presyo. And then po kami din ang mga producer, may introduce din namin ang mga products namin. Po, kasi po pag meron po ganito na project, lalo na po itong kadiwa ng Pangulo, para pong ano, mailalapit po namin yung mga produkto po namin doon sa mga hindi nakakaabot sa city, na at least malaman po nila na meron pa pala kaming mas mga magaganda na may offer para makatulong din po sa kanila. Kumbaga po ang yung mga consumers mapapalapit na makapamili, hindi na sila mahihirapan na pumunta po sa mga sa city para lang po magbili ng mga ganito po na school supplies po. Para po kay Pangulo Marcos, nagpapasalamat po kami sa mga ganitong programa na talaga pong nakakatulong lalong-lalo na po sa mga mahihirap at sa lahat po. Sabi ko lang kay sa ating Pangulong Bongbong Marcos, magandang proyekto, magandang ano to kasi sa ngalan ng agrikultura, nakakatulong siya sa mga mamimili at saka sa mga nagtatanim ng mga gulayan, mga farmers. Ako'y natutuwa na makabalik na dito sa Pili at maaga para magbukas ng ating kadiwa ng Pangulo. Alam niyo po, simple lang po ang sistema na ginagawa namin dito sa kadiwa para maibaba ang presyo ng mga bilihin. At yung kagaya ng ating sinasabi, galing sa farm, sa pagpinagbili, galing sa magsasaka, ay marami pang pinagdadaanan kuminsan. Eh bawat pag yung tracking, babayaran, yung handling, babayaran, may mga cost. Kaya't pagdating na sa mga namimili,
ay tumataas na yung presyo. At lalo na ngayon na tumaas ang gasolina, tumaas ang lahat ng mga iba't ibang bagay, nagdadagdag sa presyo ng bilihin. Kaya ang aming ginawa ay ang gobyerno na ang magdadala mula sa magsasaka hanggang sa kadiwa ay at lahat ng mga kailangang bayaran mula doon sa farm gate hanggang sa pagbenta dito sa mga palengke sa ating mga kadiwa ay gobyerno na ang gagawa at gobyerno na ang ang magbabayad doon sa mga iba't ibang hidden cost na kuminsan lumilitaw kapag tayo ay nagtatransport ng pagkain, ang mga agricultural commodities lalo. Kaya diyan nabuhay ang ating kadiwa. At nasimula namin ito, na nag-start ito, kadiwa ng Pasko. Ginawa namin para sa Pasko. Ngunit talagang balak namin mula sa simula ay ipapagpatuloy namin nito kahit na wala ng Pasko. Kaya tuloy-tuloy at pinaparami na natin ang ating mga kadiwa. Lumampas na tayo sa 500 kadiwa sa buong Pilipinas. Kaya marami tayong maganda at nagiging resulta. Makikita ninyo yung halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Para biglang nagtaas ang lahat, na kulang sa production, ginawa namin, ay dinagdagan namin para bumaba rin ang presyo. Asukal, ganun din. Umakyat yan ng 100 plus ang bawat isang kilo. Ngayon ay nasa 85 and below na. Kaya nakita, kagaya nga ng sabi ng ating butihing gobernador, sabi niya, naubos agad. Talaga mauubos agad. Kaya maganda naman na kayo ay nandito at nakikita ninyo na may paraan naman para ipababa ang ating presyo. Bukod sa pagtayo ng palengke, which is yun ang kadiwa, palengke naman talaga ito, magtatayo ng palengke para maipagbili ng mas mababang presyo ang ating mga agricultural products, ang ating mga finished products, lahat po yan, ay binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga maliliit na negosyo sa bawat lugar kung saan yung kadiwa para meron silang lugar para ipagbili ang kanilang mga produkto. Marami tayong nakita ron. Meron nagbebenta ng kandila, meron gumagawa ng tela, meron yung kape, meron nakapackage na, lahat ito ay makikita natin na mabigyan ng pagkakataon. Kung maalala ninyo, madalas naming mapag-usapan noon yung MSMEs, yung micro, small, and medium scale enterprises, yung mga maliliit na negosyo. At yun ang talaga, yung mga MSMEs, ang talagang pinahirapan ng COVID. Marami dyan talagang napilitang magsara. Yung iba talagang kahit hanggat papano pinipilit nila na hindi nila bibitawan yung kanilang mga empleyado, pero talagang nahirapan ang MSMEs. Kaya binalikan naman natin at sabi natin, dahil ang MSME, yung mga maliliit na negosyo, ay 99.5% ng negosyo sa buong Pilipinas ay yung maliliit na ganyan, yung MSMEs. At 63%, almost 65% ng ating mga lahat ng ating employee ay employee ng MSME na wala ng trabaho o hindi nakapagsahod dahil nga wala nang ibibigay yung kanilang mga boss. Kaya naman, yun ang aming tinutukan at binigyan namin ng atensyon ang ating mga MSMEs. Kaya itong mga kanilang pagkakataon. Kaya maraming salamat sa inyong lahat na nakilahok. At kasama natin dyan ang Department of Agriculture, kasama natin dyan ang Department of Trade and Industry, andito rin si
si Secretary Lagresma ng Dole. Siyempre, nandito ang ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Na busy, hindi ko akalain makakaalis siya sa Misamis Oriental dahil marami siyang ginagawa doon dahil doon sa oil spill. Pero andito siya para magbigay tulong, magbigay ng suporta dito sa ating programa na ito. Kaya maraming salamat sa inyo lahat, maraming salamat sa ating mga nakilahok. Alan Francisco, PTV4. Hi ma'am, hi sir. Yes, good afternoon. Yeah, good afternoon sir. How do we ensure the sustainability of the Kadiwa Center, especially here in Bicol region? Production. Isa lang ang sagot dyan. Kasi kung hindi kaya ng production, mag-i-import tayo. Sa lahat ng iniiwasan natin yung mag-import. Kaya ang pinapatibay natin yung production side na yan. Kasi kung marami at may sistema tayong maganda na mapaparating sa palengke, sa market, yung mga bilihin, ay makokontrol natin ang presyo para ano. Pero basta tumaas ang production, tumaas ang ating production, bababa ang production cost, bababa ang presyo ng bilihin, tapos yung pag-transport, yung pag-process, lahat yan, kasama na ang gobyerno na tumutulong. So yun ang general system na ating ginagawa. Pero ang punot dulo niyan, para mawala na yung importation, para patuloy, hindi na natin kailangan bayaran yung inflation na nanggagaling sa ibang lugar dahil nag-i-import tayo ron. Basta't nandito lang tayo kumukuha. Kaya yun ang plano para maging sustainable. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Jessica Kalinok from GMA Regional. Hello, Mr. President. Good afternoon. Good afternoon. Po. Sir, regarding lang po doon sa ating food security, bale sa ngayon po, kumusta po yung ating programs din po, yung progress sa programs and yung journey natin towards food security? Meron pa po bang major challenges na kailangan tayong tutukan? Marami pa. Marami pa. Ang nangyari talaga dito, mula nung ako'y umupo, ang ginagawa natin ay yung sa DA, ginagawa namin sa DA, hinahabol namin yung presyo ng bilihin. So parang puro emergency measures ang aming ginagawa. Pero marami kaming pinaplano na hindi pa namin ma-implement dahil busy kami nga dito sa pababain yung presyo ng sibuyas, pababain ang presyo ng bigas, ng asukal, lahat ng gulay, lahat yan. Eh yun ang iniintindi namin. Ngunit ngayon, nagsisimula na kami at dahan-dahan yung sistema, yung lagi kong pinag-uusapan na value chain ay dahan-dahang binubuo na natin. At isa, ikakatapos lang namin na gumawa ng nationwide plan para sa fisheries para hindi na tayo mag-import at para bumaba ang presyo, lumaki ang production natin, baka mag-export pa tayo. Yung sa bigas, mukhang alam na natin yung sistema at yung timing. Yung asukal, dahan-dahan, nakikita natin. Yung onion, yung sibuyas, bumaba na. Yung mga ibang gulay, bumababa na. So, yun ang inaasahan natin na habang mas maganda ang sistema na ginagamit natin ay bababa ang presyo. So are there any major challenges? Yes, structural. We have to convert the Department of Agriculture into a high-tech operation. Dahil that's the only way ngayon to increase production. So we have to bring that technology. The technology exists. Nandiyan naman eh. Magpaturo tayo sa iba-iba. Dati tayo nagtuturo sa kanila. Ngayon tayo mag-aaral sa kanila. Pero matutunan natin yung pinakamagagandang bagong technique at strategya para sa pagsasaka at ipapasa natin yan sa mga farmer. Ang pinakamalaking, pinakauna na aming talagang tinutugunan ay yung tinatawag na consolidation. Para tumaas ang production natin, para bumaba ang presyo ng produksyon, kailangan malalaki, malalawak ang mga pinag-aanihan, ang sinasaka. Dito sa Pilipinas, maliliit lang. So, we depend on cooperatives. So ngayon, ang ginagawa natin ay in coordination with the CDA para patibayin natin mga cooperative para mabilis ibaba ang polisiya
para sa mga magsasaka. Kung ano yung magandang hybrid, kung ano yung magandang inbred, kung ano yung bagay dun sa lugar na yon, kung ano yung mga bagong technique para ano yung mga bagong fertilizer na pwedeng gamitin. Lahat yan, kailangan natin ibaba. Kailangan natin pag-aralan, tapos ibaba. Yun ang, that's the, now the consolidation is the big first step. Hindi mangyayari lahat ng gusto nating mangyari kung hindi natin makonsolidate ang mga pag-aari ng ating mga magsasaka. Hindi lang sa pagsasaka, pati yung para labanan yung swine flu, kailangan i-isolate natin. So hindi na pwede yung nasa backyard farming lang. Kailangan i-consolidate ulit yan. Pati sa baboy, ganun din. Kailangan i-consolidate, pati sa manok rather, kailangan i-consolidate yan para makontrol yung biosecurity dun sa area na yon. So yes, there are quite a few still major challenges that we have to face. Sir, will it be okay, ma'am? Ihabol ko lang po sana. Yung you have mentioned po, sir, kanina na yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? May timetable po tayo for this? Yesterday, if not sooner. Lahat ng timetable ko, yesterday, if not sooner. Lahat yan, ASAP. I don't know. We'll see. Kasi minamalas din tayo sa weather. Kaya hindi mo matiyak kung ano yung magiging production, ano yung magiging supply. Oo. So, tignan natin. Pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Thank you po. Thank you, sir. Last question from Rex Remicio from CNN. Yeah. Mr. President, magandang hapon. So, how do you feel about being here in Camarines Sur for the first time and the support of the residents to your projects? Well, of course, well, I'm here. I'm happy to be here to be able to see that marami tayong ginagawa, that we are breaking ground on some housing projects, that the Kadiwa is spreading. We are now going to go to a coconut processing center. So it's good to be able to come out and actually see for yourself. And what I was saying to the audience earlier, nakakausap ko yung mga farmer mismo, hindi yung nagre-report lang sa akin, kundi nakakausap ko talaga sila, ano yung ani mo, ano yung problema mo, kumusta yung patubig sa inyo, magkano ang ayuda rito, lahat yung mga tanong na yun, maganda na nabibigyan. Whenever I go outside of Manila, yun ang ginagawa ko, para naman malaman ko na tama naman yung rinireport sa akin, and ang rinireport sa akin is nationwide. Kaya we have to do it, we have to see dito sa Bicol, iba, dyan sa Ilocos, iba, doon sa Mindanao, iba, sa Visayas, iba. So we have to talk to the people. So I'm always very happy to come out here. And I suppose that I can attribute that support that the people are showing and the enthusiasm is because I hope that they can see na kung ano man ang pinangako namin nung kampanya, talagang sinusubukan namin itupad. Lahat ng aming sinasabi, pinag-usapan. So we talked about housing, I talked about MSMEs, I talked about the internet, I talked about power. Lahat yan, tinatrabaho namin ng husto. At nakikita naman ang tao, kahit na hindi pa tapos, talagang meron na tayong sinimula na maganda.